Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ibig matiyak ng pinuno kung ano nga ang sakdal ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't pinagpulong niya kinabukasan ang mga punong saserdote at ang buong Sanedrin. Saka kinalagan si Pablo, ipinanaog at iniharap sa kanila. Alam ni Pablo na dooy may mga Saduseo at Pariseo, kaya't sinabi niya ng malakas, "Mga kapatid, ako'y Pariseo, anak ng mga Pariseo. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis ngayon." Matapos itong sabihin ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduseo at nahati ang kapulungan. Sapagkat ang sabi ng mga Saduseo, hindi muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu, subalit ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito. At lumakas ang kanilang sigawan. Tumindig ang ilan sa mga eskribang kapanig ng mga Saduseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala ng taong ito. Ano kung may espiritu o isang anghel na nagsalita sa kanya? At nang maging mainitan na ang kanilang pagtatalo, natakot ang pinuno na baka lurayin nila si Pablo, kaya't pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok sa kuta. Kinagabihan, tumayo ang Panginoon sa tabi ni Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Ganyan din ang gawin mo sa Roma." Ang salita ng Diyos. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ikaw aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, O Poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, "Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makikilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila'y iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin, sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila at ipinakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako namay sumaka nila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyo lahat.
Ngayon po'y purit, pasalamatan natin ang napakabuting Ama sa langit dahil binigyan tayo ulit na paglinayan ang kanyang banal na salita. Kaya bago natin simulan ang ating paglilay-nilay, ingin natin ulit ang banal na Espiritu na gabayan tayo sa magitan ng banal na salita. Minamahal naming Ama sa langit, kami pinagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ulit ng pagkakataon na makapiling ka sa magitan ng salita. Ama, hinihingi po namin na ipadala po sa amin ang banal na Espiritu na bigyan kami liwanag, ipuin namin mga puso na yung pag-ibig at bigyan lakas na isagawa ang iyong salita. Ito hinihingi namin sa magitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko kapatid, na yung unang pagbasa po, naalala ko yung sinabi ni Jesus nung pinapayuan ang kanyang mga apostles at disipulo na ipapadala ko kayo parang mga tupa sa mga asong gubat. At kayo po ay dapat, sabi niya, ay mas matalino gaya ng mga ulupong o ahas at inosente gaya ng kalapate. Yun po nangyari kay San Pablo. Nung si Pablo po inaresto at hinatulan ng mga tao, nakita ni San Pablo yung mga tao ay composed ng mga Sadducees at mga Pariseo. No? Itong Sadducees at Pariseo, mga pari po yun, pero yung mga Sadducees, mga elitista po yan. Aristokrata. Kokonti lang sila, pero makapangyarihan yan kasi mayayaman sila. At itong mga Sadducees ay konserbatibo. Ang pinapaniwalaan na nila yung limang libro ni Moses. At wala na. At higit sa lahat, hindi po sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Ito naman Pariseo, ito yung mga simple priest lang, pero marami sila. At medyo liberal at naniniwala sa muling pagkabuhay. Yun ang pinag-aawa ng dalawa, yung Sadducees sa Pariseo. Kaya sinabi ni San Pablo, ako isang Pariseo. Ay, nabukabog sila kasi ay kakampi namin yan. Ay, bakit yung hahatulan yan? Kaya nagkagulo sila. At upang di siya matirista kaguluhan, iniwas si San Pablo at itinakas San Pablo. Ginamit niya ang kanyang utak. Naalala ko tuloy yung story ng pero po, kayo po ay German congregation at may isang pari kami na during World War II ay kinaikwento niya na siya po wanted ng mga Gestapo. Itong Gestapo, ito yung mga police, secret police ng mga German during World War II. At may utos sa kanila ng opisyal na oy, may lalabas na tao dyan sa building na yan. Sabi niya, paglabas niya, huliin niyo siya kagad. No? So, gabi, ay lumabas nga yung pari namin. Pero yung parang nakita niya na may naghihintay na po, kaya takbo siya. At tumakay siya sa bus at upo siya kagad ng gano'n. Ay sinisliste itong mga Gestapo, hindi alam yung mukha, pangalan na alam. Kaya tinitinan, is there a name here of Henry Smith? No, Henry Smith. At itahimik yung mga tao nakasakay sa bus. Kasi Father Henry tumayo, well, gentlemen, our officers here asking kung mayroong Henry Smith dito. Sabi ng mga tao, wala, sabi nila. So sabi ni Padre Henry Smith, according to the people, there's no Henry Smith. Kaya mali sila. Ang tanong, nagsinungaling ba siya? Hindi, sabi, according to the people, there's no Henry Smith. No, ginamit ang kanyang utak, kaya nakatakas siya. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon, maging matalino din kayo sa mundong ito kasi aapiin kayo ng mga tao na kalaban ng Diyos. No? Doon sa banal ebanghelyo naman, ito yung one of the great desire na dasa ng ating Panginoon. Na sana itong anak ko ay magkaisa. That they may be one. Nakita na kasi ni Jesus eh. Kung mawawala siya, the Christians will be divided. Sabagay, hindi lang mga Kristiyano eh. Mga ibang reliyon, mga Buddhist, iba-ibang sekta din yan. Yung mga Muslim, iba-iba rin sekta yan. Alam niya ang Kristiyano, may Protestante, may born again. Ang hiningi ng Panginoon is that they may be one. Mga kapatid, ang oneness dito ay hindi sameness. Yung pare-pareho, hindi po yung design ng ating Panginoon. Kasi alam niya, iba-iba yan. Kasi hindi pwedeng pare yung ating pag-worship, pare yung ating liturgy, pare yung ating leaders, pare yung ating mga apostles. Hindi pwedeng pare-pareho. Pero yung sabi ni Jesus Christ that they may be one, ito yung one in heart. No?
Ibig sabihin sa heart, nagmamahalan sila, kahit na iba-iba sila, they'll be able to accept one another, they're going to respect one another, they're going to pray for one another. Ito yung oneness na hinihingi ng ating Panginoon. Ganon din ang attitude natin sa mga Katoliko. Na huwag tayo magkundina na iba-ibang reliyon, ipagdasal natin sila. Igarang natin ang kanilang paniniwala. Katapos ay tulungan sila kung nangangailangan sila ng tulong. Yun po ang oneness. Alam niyo, maganda yung analogy ni Gabriel Marcel. Ito po French philosopher. Sabi niya, ang oneness like an orchestra. Di ba yung orchestra, iba-ibang mga instrument. May violin, may merong gitara, may piano, iba. Pero kung sinagsama-sama, gagawa ng napakagandang musika, ang melody. Ganun po ang oneness. Ito ipagdasal natin. Nasa namin maraming respeto. Kaya yung mga debate-debate yan, iwasan niya ng debate yan. Wala kayong makukumbensya. Igalang niya na lang ang bawat isa. At mahalin niyo sila, tulungan sila kung nangangalang tulong. That is oneness, pagkakaisa. At alam niyo doon sa part ng gospel, ito po, minsan ako po nag-retreat sa Baguio. At ako ito'y pinaglilinayan ko. Alam mo ang ginawa ko? When the Lord said, Father, love them as you love me. Kung titignan, Father, love them as you... Pwede ba yun? Na ang pagmamahal ni ang ating Ama sa langit sa kanyang anak na si Jesus ay pareho ang pagmamahal ng Ama sa mga tao lamang. Pwede ba yun? Na pare-pareho? Pwede po. Kasi ang Diyos po, ang kanyang pag-ibig is 100% perfect po yan. No? Hindi pwede, oy, dahil mabait ka, 90%, ikaw masama ka, 2%. Hindi po. Since God is perfect, His love is always 100%. Sinner o saint, anak ng Diyos, o ta, pare-pareho yun. Kaya tayo, Father, love them as you love me. Paalam niyo, ginawa ko ng retreat na yun, pinalitan ko in them. Father, love Titus as you love me. Kung sarap. No? Parang dasal ni Jesus Christ, Father, love Titus as you love me. Subukan nyo. No? Ilagay yung pangalan nyo sa them, ilagay yung pangalan nyo. Or, so that where I am, kung nasaan ako, sabi ni Jesus Christ, so there also may be, nandun din sila. Palitan nyo ulit yun. So where I am, sana nandun din si Titus. Where I am, kung nasaan ako, sana tapiling ko si Titus. Palitan niyo po yun. Lagay yung pangalan niyo doon. Ang sarap po ang pakiramdam. Amen. Saw when he closed his eyes for the